Welcome to my channel. Isulat muna natin ang larger number, which is 972. Then equal sign, then copy the smaller number, 783. Isipin ang multiple ng 783. Itry natin na i-multiply by 1, it's 783 of course. How about if i-multiply yan sa 2? Ano kaya ang magiging result? More than 972 ba or less than 972? Ayan, lumagpas siya sa 972. So that means gamitin natin yung 1 na factor. Okay? Then pag 1 ang factor, i-minus yung 972 minus 783. At ilagay sa right part. So, 189. Okay, ngayon, kopyahin naman yung 783. Then, equal sign. Then, kopyahin yung 189. Tapos, mag-isip na naman ng multiple ng 189. Siyempre, kung i-multiply mo yan by 1, of course, the result will be itself. 189 times 1, of course, 189. How about if i-multiply natin ang 189 by 2? Tingnan natin kung mag-more than 783 ba siya or less than. So, ayan, ang product is 378. Parang ang malaki pang sobra. So, mag-multiply na naman ulit tayo. Mag-think pa of another factor na larger than 2. So, try itong 189 times 3. So, ang result ay 567. Try na naman ulit tayo ng isa pang factor. Yung 4. Okay, tingnan natin kung mag-more than ba or less than 783. Ayan, 756. Tingnan natin. Baka malaki pang sobra. Try natin yung 5. Yan, ang result is 945. Sumobra na sa 783. Ibig sabihin, hanggang 4 lang tayo. So, ang 756 ay multiple ng 189. Tapos, ipag-subtract mo si 783 by 756. Tingnan natin ang result. Yan, isulat natin yung 27. Yan, ilagyan or kopyahin na naman ang 189 sa left part equals 27. And of course, si 27, think of another multiple or another factors na hindi mag-more than 189. Dapat equal to 189 or less than 189. Mukhang malaki si 189 para kay 27. So, nag-go directly tayo sa 5 the factor. Pero 135 man ang result, meaning medyo kulang pa. Magdagdag pa tayo ng isa, gawin natin 6. So, 27 times 6 is equal to 162. Tingnan natin yung 27.
So, ang product ng 27 by 7 is equal to 189. Ayan. Buti na lang, hindi natin pinili si 162 kasi malaki pa pala ang sobra. And since 27 times 7 is equal to 189, ibig sabihin, 0. Wala nang idagdag. Kasi, nag-equal naman si 189 to itself. Makikita nyo dito, 189 is equal to 189. Ibig sabihin, ang ating factor ay 27. Yan ang ating GCF. Mag-erase muna tayo. Para sa letter B, kopyahin yung larger number na 532. Then equal sign. Copy the 399. Ngayon, think of the multiple of 399. Dapat, hindi sumobra sa 532. Pwede siyang mu-equal, pero hindi pwedeng sumobra. So, itry natin si 399 times 2. Nako, sumobra. So, ibig sabihin, 1 lang muna yung factor natin. Tapos, i-minus ang 532 by 399. Yun ang ilalagay after sa plus sign. At ang difference ay 133. Kaya yun ang ilagay sa upper part. Then, kopyahin na si 399 sa left part. Siya naman, and then equal sign. Ito naman si 133, yan siya ang ilagay. Then, hanapan na naman ng multiple ang 133 na hindi dapat sumobra sa 399. So, kung mag-times 2 ka, 266. Tingnan natin how about kung 3. So, kung 3, ang resulta niya ay, 399. So, isulat natin yan. Ang 133 times 3, kasi 399 man ang product, plus 0. Wala ka nang idagdag kasi 399 naman ang result, which is equal to itself. Yan, try natin, no? 399 equals 399. Kaya 0 yung nilagay after plus sign. So, ibig sabihin, ang ating GCF ay 133. Dito naman tayo sa letter C, 81 and 45. As usual, copy the larger number equals 45. Then think of the best multiple of 45 na hindi sumobra sa 81. Or mo equal sa 21. Hindi pwede i-multiply yung 45 by 2 kasi sumobra man siya sa 81, naging 90 man. So, it could be 1 only. Then, isubtract mo yung 81 and 45. Ang result is 36. Then, copy 45. The next number, 36. Think of factor. Kung mag 36 times 2 ka, it's 72 man. So, hindi siya pwede kasi naging more than 45 na siya dapat. Equal to 45 or less than 45 lang. So, syempre, 1 plus. Ipag minus mo yung 45 and 36. And the difference is 9. Okay? Then copy. 36 equal sign, then 9. Think of the best factor or the best multiple of 9 na dapat equal sa 36 or less than 36. So obvious, 9 times 4 is equals 36. Therefore, 36 is equals 36 or 36 is equal to itself. Meaning, our GCF or the greatest common factor is 9.